What's up mga boss? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito na naman po ako ang inyong lingkod, si Boss Richard. Ngayon mga boss, mayroon na naman tayong panibagong vlog. Ang ating vlog ngayon, regarding pa rin ito dito sa ating business tutorial sa Battle Business, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano i-manage or i-handle ang mga tao at kung magkano ang sahod at kung paano naman sila susweldohan. So ngayon mga boss, bago natin ituloy ang ating vlog, mag-intro po muna tayo. So let's go! So yun nga mga boss, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, lalo na po sa suportang tunay. Maraming salamat po sa inyo ulit. Sana hindi kayo magsawa sa pag-support sa ating lahat. So yun mga boss, no, ituloy na natin ang ating vlog. Meron kasing nag-request sa akin ulit kung paano daw i-manage or i-handle ang mga tao at kung paano sila swelduhan at kung magkano naman yung sweldo nila. Ang una natin pag-uusapan ay tungkol dito sa kung paano no i-manage yung mga tao. Ang unang-unang gagawin kung paano i-manage yung tao, kailangan lang talaga sanayin sila kung ano yung mga ginagawa or ano yung gagawin araw-araw. Kasi pag nasanay na yung mga yan, nasasanay na yung mga tao, so siyempre, alam na nila yung gagawin nila. Unang-una, sanayin mo silang gisingin ng maaga. Dapat alas 6 ng umaga, gigisingin mo na sila. Tulad ng ginagawa natin sa standard din na pagkukuha ng mga order, 6:30 or 7 o'clock, puntahan na nila yung tindahan para kumuha sila ng order or magbubuking na sila sa tindahan. Yun ang regular na ginagawa. Ngayon, ang pangatlo naman na gagawin, kailangan sanayin din sila na i-deliver sa tamang oras yung mga orders or mga delivery para naman matapos din kayo ng maaga. At syempre, pag maaga kayo nag-umpisa ng trabaho, maaga rin kayo matatapos. So, ang pagmamanage kasi sa kanila, kailangan lang talaga silang dalhin ng mabuti. Kasi syempre, nandoon na yung nagtatrabaho sila, pagod, syempre din natin masabi, minsan may taong mainitin ang ulo. So ngayon, ang gagawin na lang natin doon, sasanayin mo sila sa oras, tapos syempre, nandyan naman kayo, makikita nyo na yun kung ginagawa kanila ng tama yung trabaho nila. Ngayon, pag hindi naman nila ginagawa ng tama yung trabaho nila, pwede mo naman silang kausapin isa-isa, pwede mo rin silang kausapin, sabay-sabay silang lahat kausapin, para ituro sa kanila ng tama, at sasabihin sa kanila ng tama, kung ano talaga ang dapat gagawin para doon sa trabaho na yon. So yun ang pinaka-importante doon sa lahat. At saka isa pa, kailangan ang tao, bigyan mo rin sila ng pagmamahal or pag-iintindi kasi minsan nandun na ngayong tipong tatamaran sila sa trabaho or minsan yung iba hindi nagtatrabaho ng maayos. So kailangan na talaga na kausapin mo lang sila ng kausapin. So syempre, pag kinausap mo naman yung mga tao, kailangan yung dahan-dahan na pakikiusap or dahan-dahan na pag-uusap para maintindihan nila ng mabuti kung ano talaga yung ginagawa nila, kung ano talaga yung dahilan kung bakit nandyan sila sa'yo, kung ano talaga yung trabaho nila dito sa Battle Business. So yun lang naman mga boss, napakasimple. At saka sa oras, madali na yung i-maintain, basta sanayin nyo lang sila sa oras ng tama para doon sa trabaho nila. So ngayon, punta naman tayo sa pangalawang tanong sa akin na paano ko daw swelduhan or paano tayo magpapasahod sa tao pagdating dito sa Battle Business. Halos lahat, hindi lang naman sa akin, halos lahat ng mga nagba-battle business or nag-soft drinks dealer, iba-iba kasi ng sweldo yan. Meron ding mas mababa doon sa 7, meron mas mataas doon sa 7, depende yon sa pag-uusapan ninyo ng tao na pumasok sa iyo ng trabaho. Kasi meron namang iba na parang tinatawag natin na magaling, marunong. At saka bukod sa lahat, ibig sabihin mapagkatiwalaan siya kasi meron siyang alam doon sa business din na yon. So ibig sabihin, sa madaling salita, nakakatulong siya sa negosyo mo. Kaya nasa sa pag-uusap nyo na yon kung magkano yung isisweldo mo sa kanya. Katulad na lang, kung meron kayong tauhan na nauna
na mas matagal na siya sa iyo, syempre mas malaki 'yung sweldo nila dahil matagal na sila. Ito sa experience ko kasi, ang pasweldo ko kasi sa tao dito is buwanan sila. Ang sahod ko dito sa kanila naman is 7,000 a month, pero libre naman 'yung bahay nila. Libre 'yung tubig, kuryente, pagkain. Kumbaga, sa madaling salita, libre lahat 'yon. Kaya 7,000 lang 'yung sweldo nila sa isang buwan. Pero mayroon silang day off sa loob ng isang buwan, mayroon silang isang araw na day off. Pag sila naman umabsent, syempre automatic ibabawas natin 'yon kasi hindi naman kasi schedule or araw ng day off nila 'yon. Pero depende pa rin 'yon kasi meron naman ako tulad sa akin. Kasi pag nakikita ko naman na importante naman yung lalakarin or mayroon namang dahilan na mabigat na dahilan kung bakit na-absent siya sa araw na yon or nagkasakit naman siya, siyempre, absuelto yon. Hindi naman lahat kinakaltas. Mayroon din tayo mga boss, tatlong pagpipilian kung papaano mo sila swintuhan. Kasi mayroong komisyonan, mayroong arawan, at mayroon ding buwanan. Katulad sa akin, ang option na ang ginawa kong option is yung buwanan. Yung iba kasing ng mga nagbabattle business dito, meron silang komisyonan at meron din silang arawan. Ngayon kung tatanungin niyo naman sa akin kung alin ang mas maganda, pinakadabis talaga na pagpasweldo sa tao para hindi kayo nahirapan is doon kayo sa buwanan. Kasi pag sa buwanan kasi doon mo makokontrol yung tao at doon mo rin sila mamamanage ng husto. Kasi pag arawan, may tendency na hindi sila papasok ng isang linggo. May tendency ng absent sila ng absent kasi ang katwiran nila, arawan sila. Pag komisyon na naman, mas lalo. May option kasi sila sa sarili nila eh. Kasi kumbaga free time nila yon pagdating sa komisyonan. Sa akin, sa part ko, kung akong papipiliin, doon ako sa buwanan. Pero may meron namang mga part din na talagang arawan siya. Katulad na lang ng driver sa truck or kaya yung mga regular driver ng mga tricycle delivery. Pwede rin silang arawan. Lalo na pag sila ay uwian, meron ng pamilya, meron ng asawa. Siyempre, uuwi doon sa pamilya nila yon at obligadong araw-araw o kaya lingguhan ang sahod na ibibigay mo para sa kanila para makakaipon din sila o kaya meron silang panggastos araw-araw. So yun mga boss, no, sa pinag-uusapan natin ngayong araw, sana meron kayong mga natutunan at merong magandang idea dito sa ating business tutorial sa Battle Business. Kung mayroon pa kayong mga katanungan o mayroon pa kayong ibang sasabihin, pwede naman kayong mag-comment below para sabihin nyo, sabihin sa akin kung ano yung mga tanong nyo at kung ano yung gusto nyong ipagawa sa akin dito sa business tutorial natin. So yun muli mga boss, maraming salamat sa lahat ng mga nag-support at mga nag-views sa aking mga video. Thank you so much. Sa lahat pala na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Huwag nyo rin kalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na upload ko dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat mga boss. Sana'y pagpalain ulit kayo ng Panginoon at lagi niyo pong tatandaan na kayo ang boss ko. So, bye-bye. Thank you.